welcome back to my channel. So today's video is magluluto lang tayo. So magluluto lang tayo ng ginataang salmon. Salmon? Right? Salmon. So yeah, so papakita ko sa iyo yung mga ingredients sa ginataang salmon. Siyempre yung salmon. So ang ginawa ko dyan guys, nagyan ko na siya ng pepper, tapos konting salt, pinahiran, then pinagsama yung garlic, tsaka yung onion. Shout out naman sa aking nagagaya. And then, bell pepper, red and green. And then, lalagyan din natin siya ng spinach. Tapos yung cut powder. And then, yaan natin siya. Ano pa, parang ipa-fried muna natin yung, i-grilled muna natin yung salmon sa butter. Gagamitin natin yung butter. So, kipatok. So, let's get started. So, gagawin muna natin is, maglalagay tayo ng butter. Why not? Sa pan. Sa grilled pan. Papahid natin siya. Yeah. I-grill mong natin, lagay natin, tunawin natin yung butter sa grilled pan. Ayan. Para yung lasa ng butter dumikit sa salmon. Lagay natin yung salmon. And then, hintayin lang natin siya na maging parang golden brown. I mean, medyo maihaw siya ng konti. So, start na siyang maluto. So, after mo ma-grill dyan sa pan, doon na natin pagsasama-samahin yung mga ingredients. Hi, baby! Ingredients sa ginataang salmon. So, spinach, and then yung coconut powder, red and green pepper, onion, and garlic. Syempre yung ating salmon, and then butter. So yan guys, pinaligtad ko na siya. Wala yung aking camera man, joke. Yung husband ko wala, so yeah. So guys, luto na yung salmon. Tatanggalin na natin siya. Ito na siya. Lagyan mo natin siya dito. Bango! Sarap! So yeah. Normally, ang ginagawa ko kasi, hindi na ako nagpapalit ng pan pag nagluluto. Para kasi dito ko na sinusote yung mga ingredients type ng garlic. Kunin natin yung garlic. Manuot dun sa second step na gagawin. So after niyan, then next natin yung garlic, onion. So ang gagawin mo ngayon, next step naman natin is yung coconut powder. Make sure na yung
tubig na ilalagay na gagamitin mo is warm water para hindi siya magbubuo yung coconut powder. Then stir mo lang siya. See, hindi siya nagbubuo-buo pag warm water yung ginamit mo, di ba? After mong mag-stir yun, ready na yung iyong coconut powder na tinunaw mo sa tubig. So, pag brown na yung mga yung garlic at saka yung onion, ilagay mo, ibalik mo ulit yung salmon. Ang ginagawa ko kasi, pinapahuli ko yung mga yung bell pepper at saka yung spinach kasi gusto ko kasi yung parang medyo crispy siya, yung parang alam mo yon, yung hindi siya overcooked yung tawagin. So after nun, ilagay mo na yung coconut yung coconut yung sorry yung coconut milk. Yes. Diba ang saya? So, lagay mo siya ng pepper. Make sure na huwag mong tatabunan yung niluluto mo. Huwag mo siyang tatabunan kasi magbubuo-buo yung gata. Yung... Then after that, I'll ilagay na natin yung bell pepper. Lagyan natin siya ng kaunting salt. Kung may all-in-one seasoning ka, pwede mo siyang lagyan ng all-in-one seasoning. Binabaliktad ko siya para yung siya, medyo okay na yung ano yung gata, luto na siya. So, lalagyan natin yung spinach. Pwede ka rin maglagay kahit yung mustasa o kung ano mang green leafy vegetable. So, pwede nilagay. Pero mas maganda yung spinach at saka yung mustasa. Yung pechay ba yung mustasa? Mas nalilito ako doon. Sa Canada kasi spinach, wala kang makita. Ano. So, lagyan natin. Laki kasi nung salmon. Oh, lalambot din yan. It'll shrink as it cooks and then the spinach will fit in. Yeah. Hintayin lang nating ma-luto yung spinach. Guys, luto na siya. Luto na yung spinach. So, ilalagay natin siya sa lagayan. So, yun. Hinayin muna natin yung salmon para hindi siya madurog.
So yun nag-rice. Napakasarap na ng salmon, ginataang salmon. Guys, enjoy kayo at minatutunan kayo sa aking video ngayong araw na to. Advice ko rin, ang mas magandang gamitin is yung gata talaga ng nyog, yung natural talaga na gata ng nyog, kasi napakasarap nun. Kasi dito sa Canada kasi walang yung natural na gata ng nyog. Kaya powder lang tayo, guys. So, thank you so much sa panonood ng aking video. At hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit subscribe and hit the bell button para like and notify sa mga videos na i-upload ko. See you again, guys. Bye!